Hello po, welcome po sa aking YouTube channel. Maraming salamat po sa pagbisita. Please huwag pong kalimutang mag-subscribe, i-hit ang like icon at saka bell button para maging updated kayo sa mga videong gagawin ko in the future. Marahil ang dahilan bakit na dito kayo ngayon ay may katanungan kayo kung paano i-connect ang inyong Google AdSense account sa inyong bangko dyan sa Pilipinas. Okay po, so ang isi-share ko po ay based po sa aking experience. Dati po, ang ginamit ko po ay ang aking BDO cash card account. Ito po, may 16 digits number. Okay po, so nung pumunta po ako sa may Makati branch dyan sa Dian Street, nung tinanong ko po ang about sa YouTube at saka yung account na dapat gamitin, sabi nung teller, sabi niya dapat dollar account. Pero nung tinanong ko po yun, nakonect ko na po ang cash card sa aking AdSense account. Kaya nung umuwi ako, after a few days, medyo disappointed ako, pero nakagawa na ako ng video at na-upload ko na ang video yon. And then after a few days, tinay kong i-check ang aking cash card sa ATM machine at nalaman ko na lang na pumasok na pala yung pera mula sa kay AdSense. And then nung chineko po kung magkano yung naging payment, 800 pesos po or 15 US dollars during that time. So, ngayon po ay susubukan ko namang i-connect ang aking debit account. Okay po? So, let's go into my computer. Ang una dapat ay dapat naka-login kayo sa inyong AdSense account. So, itry po natin i-login. Of course, yung password. Okay, pagka-login po, punta po kayo dito sa payments. Okay po, and then manage payment methods. And then naka-connect pa po kasi itong Western Union ko dito kaya nandito pa po siya. Pero ngayon wala na pong option pag mag-click po kayo ng add payment method. Hindi nyo na po makikita ang Western Union na option. Dalawa na lang po, add new wire transfer details at saka add new check details. Pero mostly, ang ginagamit po natin ay ang add new wire transfer details. Kasi sa add new check details, check po yung matatanggap niya, medyo hassle po siya. So, ito sa add new wire transfer details, diretso na po dun sa bangko ninyo. So, ito po yung pipiliin natin. So, add new wire transfer details. Beneficiary ID, optional. Hindi ko na lang po lalagyan. Name on bank account. Okay, so, yung name ko po sa bank account ko po yung ilalagay ko. Ayan. Okay po. And then, bank name, BDO. It's either BDO Unibank or yung isang name ng BDO, I forgot. Pero either po sa dalawa kasi pareho lang naman. Then Swift BIC code. So dito naman sa Swift BIC code, hindi ko memorize. So ang gagawin natin, punta tayo sa Google. And then, what is the Swift BIC code of BDO? Okay po. So, bank name, Bank of Commerce. Ito po yung mga bangko. So, dito po nakalagay Banco de Oro or BDO Unibank. And then, ito po yung Swift code niya. BNORPH and MM. MM stands for the branch. So, Metro Manila. And then, maybe. So, copy. And then, balik po tayo sa AdSense account. Then, control V lang po or paste. And then, account number. Yung account number ko po. And then, let's try, retype. Huwag pong i-copy-paste para maiwasan po yung pagkakamali. Okay po. And then, intermediary. Huh? This field is invalid. Bakit? 4895040. Ay, mali. Okay, so intermediary bank, ask your bank. So, hindi ko nalalagyan to. If your wire transfer is going through an intermediary bank,
it must be based in the United States. So, hindi naman tayo based sa United States. So, this one is optional. And then, set as primary payment method. So, huwag pong kalimutan na kung ano yung banko na ilalagay nyo, yun yung magiging primary payment method. Kasi pag hindi, of course, hindi rin dun madidirect. Okay, so set as primary payment method. Okay, double check. Swift BIC. Okay. And then the account. Okay, and then save po. So, if you can see, makikita nyo po na meron na pong wire transfer to bank account and then nakalagay dito primary. Ito na po yung primary method. And then, hihintayin lang po natin kung kailan papasok yung pera. Of course, wag po nating kalimutan na every 11th to 15th of every month, ipapadala ni YouTube mula kay YouTube papunta kay AdSense. And then, si AdSense naman ipapadala dito sa banko every 21st to 28th of every month or longer than that. Pero usually, pagka 21st pumapasok na siya. And then, pag i-inform kayo ni AdSense na pinadala na yung pera, hihintayin naman ninyo sa banko 3 to 15 banking days po. So, pag umabot na ng 15 days at hindi pa pumapasok, pwede na po kayo magpadala ng katanungan sa kay AdSense. Okay po, I hope na may natutunan po kayo ngayon. Please, again po, huwag po kalimutang mag-subscribe, i-hit ang like icon, bell button, at saka mag-comment na rin po kung meron akong natulong sa inyo or naging blessing po ako sa inyo. Huwag pong kalimutang mag-comment or may additional na katanungan. Maraming pong salamat. God bless po. Huwag po kalimutang mag-subscribe, i-hit ang like icon, at saka ang bell button para maging updated. Maraming pong salamat.